Hello mga ka-tinders. Naantok si Mommy Tins. Alam niyo tong hapon na to. Naniningil yung aking mata. Kasi kagabi, matagal ako nakatulog. Siguro mga 12 na or quarter to 12. So, gumising ako nung 4 a.m. Kasi nga may pasok yung anak ko. May face-to-face ngayon. So, kailangan ko magluto. At ang opening ko dito sa store ay 6:30. So, kaya ngayon, naniningil yung mata ko. Message ko nga sila na uwi ng maaga kasi di ba yung anak ko nagpo-close. Gusto ko magbawi ng tulog para akong ayan na ito yung store ko para akong ewan na parang nandito magtulog. Ganun. So kailangan natin magtinda. So ngayon ay nasa malapit na mag-4 at inaantok talaga ako. So pag may bumibili ay caring-carry naman ni Mami Pins. Mabuti na lang ay memorize ko yung mga stocks ko at yung mga presyuhan ko dito sa tindahan. Tapos kanina pa, kakaloka mga ka-tinders na dami nagsibilihan. No? Hindi ko pa na-arrange yung aking mga paninda. Kasi diba 6:30? So busy-busy na pala dito sa labas. Kasi pasukan na Monday. Monday is Lunes. Lunes is Monday. So natataranta ako. Mga 2 hours din ako na daming bumibili kanina. So, ngayon, patay oras. So, kaya may time ako nakapag-vlog. At mamaya naman na naging busy ako pag-closing. No opening closing. Sino relate? Wait. Ayan, balik tayo. So, sa pagtitinda talaga ay kailangan tayo ay madiskarte. Kasi pag hindi tayo marunong dumiskarte ay tulad nito na busy tayo pag morning. Eh, hindi ka makaka-breakfast, lunch, and dinner habang nagtitinda. So, dapat diskarte ka na kahit pa paano ay hindi ka, kumbaga sa Bisaya, pamapas mo ba? Hindi ka magbubuto. Or hindi ka mapasaran. Yan yung sa Bisaya. So, alam niyo na yan mga katingers. Buti na lang, hindi naman ganun talaga ka matalino si Mami Tins. Buti na lang ay memorize ko lang yung multiplication table at yun talaga ay gamit na gamit dito sa tindahan at may calculator. Yun lang naman. So, kailangan talaga na mariskarte tayo sa presyuhan. Dapat kapisado mo itong paninda mo, yung mga stocks mo. Alam mo kung ilan na lang ang natitira. So, pag hindi ka busy, dapat check talaga yung expiry, yung mga ano yung wala para pag si customer ay nagtatanong hindi mo na siya kahalukayin at alam mo na kung meron o wala o naubusan ka, diba? So hindi yung parang kasi ayaw talaga ni customer na yung pahintayin mo na matagal. So isa din yun sa gustong gusto ni customer na tayong mga tindera ay mabilis. So ang vlog ko for today ay mga ka-tinders na hindi talaga lahat ay nakikita at nababasa natin sa libro. Buti na lang, no? Yung kabisado ko lang sa aking math subject before ay plus, minus, multiplication, division. So, yun yung gamit na gamit talaga. Dapat mabilis, sharp yung utak natin. Lalo-lalo na pagkwenta. Yung pagkwenta, kung ano yung mga napamili ni customers para hindi tayo nasi-short. Mabilis yung utak natin. Nakakalculate natin kaagad para hindi tayo nalilito ay sinusulat natin before ibigay kay customer, diba? Eto pa mga ka-tinders, akala kasi ng iba na napakadali lang magtinda. Di po madaling magtinda, di po madaling mag-manage, no? Lalong-lalo na sa akin na mag-isa lang ako, super hirap po mag-balance ng household chores at tindahan. Pero kasi nadidiskarte ko siya. So kaya parang tingin ng ibang tao na napakadali lang. Hindi ko pinipilit pag pagod ako. Pag nakaka-feel ako ng pagod, nag-half day ako, di ba, sa mga vlog ko. Hindi ako yung parang 24/7 bukas. Kasi pag nagkasakit ako, alam ko, ilang araw din ako mag-close. So Sunday, yun yung time ko na parang mag-inventory ako dito. Ako kasi yung tao na inventory na di na yung mga lista-lista. Parang kuha ka na lang sa tingin, no? Tinitingnan ko na lang yung mga items. Ito, mabenta to. Ito, hindi.
ito mabenta to, so mag-repeat purchase ako, so ganun ako, mabilisan. Kasi pag hindi ganun yung strategy ko, ay napakahirap, no? Nakikita sa mukha natin na stress tayo. So, hindi ko pinipilit sarili ko na, kasi hindi ako night person, no? Diba, usually pag tindahan, nag-close ng 9, 10, 11, sana all. Kaso lang ako, hindi ko talaga kaya na late na ako mag-close. So, binabawi ko siya sa umaga para early ako makapag-close. So, ganun lang yung aking ano lang business. Ginagawa ko yung best ko sa tingin ko na okay na yun sa akin. Okay, okay na yung working store hours ko na wala akong Sunday. Meron akong weekdays na half day para meron akong time na mag-rest. So, paglalaba naman ay umigising ako ng early morning. Mabilis ang laban. Ganun, parang nag-2-in-1 ako. Kaya yung iba na biglang nagsasari-sari store na hindi nila passion, akala nila madali. Pero pag sila na, ay hindi na pala madali. Diyan yung wala kang time sa sarili mo. Hindi ka pwede yung lakwatsa ng lakwatsa. Dapat pumirmi ka lang dito sa tindahan, hindi ka nabuboard. Dapat marunong ka maghanap ng, parang hindi ka maboard sa tindahan habang naghihintay ng customer. So yung iba ay hindi man pala kaya. So kaya yung nagpo-close. So maganda talaga kapag nag-open ka ng store ay passion ka. No, hindi naman, kasi para sa akin pag passion mo ay matuto tayong magtiis. Matuto tayong pasensya. Abaan natin pasensya. Alam niyo ba na napakaliit lang pasensya ni mga bigits, pero pagdating sa tindahan ko, singhama. Napakahaba ng pasensya ko, as in mga katinders, lalong-lalo na sa mga suki kong bata na makukulat. Yun lang naman yung sharing ni Mami Beans na biglang naisip ko na sarap siyang i-vlog. Yun na nga, yung hindi nga lahat ay nakasulat sa libro. Yung iba ay mas nakaka-survive talaga yung tao na mag-scatter. Diba? So, yun lang na aking sharing for today's video at napakainit. So ngayon ay magpo-4:30 na. So lapit na mag-6:30. Lapit akong mag-close. So, bye-bye mga katinders. Thank you for watching. Mami Teens 19.